Dalawang taon na si Jaika bilang masahista sa isang shop at pagmamay-ari ito ng kanyang tiyahin. Sa loob ng dalawang taon, ay nasanay na si Jaika sa mga kliyente mapababae man o lalaki. Tumatanggap ang grupo ni Jaika ng kahit anong offer, puwera na lamang sa pagbebenta ng laman o tinatawag nilang extra service. Pinagbabawal ito ng kanilang amo at baka mahuli pa sila ng pulis. Madalas rin tinatawagan ang dalaga kapag may kliyente na nais magpamasahe sa bahay nito. Pabor naman kay Jaika ang home service, lalo na kapag rush hour, kasi hindi siya napapagalitan kapag late siya makarating sa bahay ng kliyente. Sa loob ng ilang taon, ay walang espesyal na nararamdaman si Jaika sa kanyang naging kliyente. Tanging trabaho lamang at walang personalan. Hanggang sa makilala ni Jaika si Ramon, ang kanyang kliyenteng lalaki. Gwapo si Ramon at macho, kasing edad lang din ito ni Jaika at unang beses itong nagpamasahe sa kanila at siya ang nakatoka dito. Jaika be, magpaganda ka at gwapo ang customer mo today. Kinikilig na saan ang kanyang tiyahin. Napailing naman si Jaika at hindi umimik sa babae. Pinangko lamang ng dalaga ang mahabang bagsak na buhok at agad pumasok sa isang kwarto kung nasaan ang hihintay ang lalaki. Good morning po. Full body massage po? Tanong ni Jaika habang inaayos ang kanyang damit. Nakayuko lamang ang dalaga kaya hindi nito nakita kaagad ang mukha ni Ramon. Yes please. May nag-recommend sa akin na magagaling kayo dito magmasahe, so yes. Napataas ng ulo si Jaika dahil sa kakaibang boses ng lalaki. Para itong nangaakit at biglang may kakaibang nararamdaman ang dalaga sa lalaki. Lihim na napasinghap ang dalaga nang makita ang gwapong si Ramon. Goodness, ang gwapo nga. Sana sinunod ko ang payo ni Auntie. Kaloka, ang pangit ng dating ko sa lalaking to. Bulong ni Jaika sa kanyang sarili. Miss, are you still here? Hello, roll to Miss Jaika. Ngiting wika ng lalaki na lalo ikinagulat ng dalaga. Yes sir, I'm still here. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Seryoso ka miss, may nameplate ka oh, Jaika Anderson. Nice name. So, pwede na ba tayo magsimula? Oh, opo. Pakitanggal na po ang damit ninyo. May towel po sa gilid ninyo. Sure, thanks. Kaagad tinanggal ng lalaki ang damit nito at biglang napalunok ang dalaga. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil sanay naman siyang makakita ng iba't ibang klase ng katawan. Lihim na tumalikod si Jaika habang hinihintay na matapos ang lalaki. I'm done, miss. Anong gagawin ko? Pwede ka na pong humiga. Unahin natin ang likod mo. Yes. It's up to you. Pero teka, bakit ka nakatalikod? Is it your first time na magmasahe? Mabilis namang humarap ang dalaga at ngumiti ng peke. Po, hindi po. May tinitingnan na ako. Sige na po, higa na. Okay, but please, huwag mo na akong ipo at opo. I am only 28 and single, so hindi pa ganun katanda. Ikaw, ilang taon ka na ba? 27, sir. Great, I am Ramon by the way. So magsimula na tayo? Yes po. Kaagad lumapit ang dalaga sa nakahigang si Ramon. Nanginginig pa ang dalawang kamay ni Jaika habang sinimulang lagyan ng oil ang likod nito. Napapikit naman ang mata si Ramon habang ine-enjoy ang mga haplos ng dalaga. Goodness, tama ang sinabi nila. Ang galing ninyong magmasahe. Kakasimula pa lang natin pero ramdam ko na magaling ka. Saad ni Ramon. Salamat po. Pwede po kayong matulog habang minamasahe kita. Sure. Pagod ako sa trabaho ko kaya I really deserve this. Hindi na lamang umimik si Jaika at pinagpatuloy ang ginagawa.
Maya-maya lamang ay malalim na ang hininga ni Ramon at napangiti si Jaika na makitang kaagad itong nakatulog. Nasa paanan na si Jaika nang matigil siya. Masyadong maumbok ang puwet ng lalaki at napatitig si Jaika dito. Grabe ha, isang malaking sana o lang puwet mo si Ramon. Akin kasi walang umbok. Mahinang wika ni Jaika at pinagpatuloy ang ginagawa. Ang hindi alam ng dalaga ay gising pala si Ramon at lihim itong napangiti sa narinig. Dalawang oras din ang naging masahe ni Jaika sa katawan ni Ramon hanggang sa matapos ito. Thanks Miss Jaika. I really appreciate it. Ang galing mo at parang handa na muli ang katawan ko na sumabak sa gera. Ngiting wika ng binata matapos makapagbihis. Po, may gera po kayong pupuntahan? Silly. Trabaho, miss. Paperworks. Kahit naman nakaupo ako sa opisina buong araw ay sumasakit rin ang ulo at katawan ko. So, salamat na marami. Asahan mong babalik ako at ikaw pa rin ang kukunin ko masahista. Napangiti naman ang dalaga at tumango. Salamat din po. Here, tip mo. Sa baba na ako magbabaya, diba? Sa'yo ko na lang ibibigay ang dapat para sa'yo. Magaling ka at highly recommended. Tumango naman si Jaika at agad nagpaalam ang lalaki. Hawak-hawak ng dalaga ang 5,000 piso habang nakatingin pa rin sa pinto kung saan lumabas ang lalaki. Maya-maya pa ay napatalon sa tawa si Jaika habang winawagayway ang bitbit na pera. I'm going to the mall with this money! Pakanta-kanta ang dalaga at inaamoy-amoy ang pera. Madalas may nagbibigay sa kanya ng tip, pero si Ramon lamang ang nakapagbigay sa kanya ng ganun kalaki. Nagkaroon pa ng 4 na kliyente si Jaika bago natapos ang kanyang shift. Hapon na nang lumabas si Jaika sa trabaho at dumiretso sa mall. Sa grocery store unang pumasok ang dalaga at walang pagdadalawang isip sa kahit anumang nais niyang bilhin. Matapos malibot ang grocery store, ay dumiretso naman ang dalaga sa department store. Napapangiti ang dalaga dahil nabibili na rin niya ang kanyang gustong bilhin. Sa laki ng pera na kuha niya sa araw na iyon, ay hindi tinipid ng dalaga ang sarili. Palabas na siya ng department store nang bigla niyang nakita ang lalaking nagpapanginig ng kanyang katauhan sa araw na iyon. Sir Ramon, oh my, anong ginagawa niya dito? Mabilis na nagtago ang dalaga at wala siyang balak na magpakita sa gwapong lalaki. Maya-maya pa ay tiningnan ni Jaika ang daan kung saan niya nakita si Ramon at nawala na ito doon. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at agad naglakad palabas ng mall. Ngunit ganun na lamang ang gulat ni Jaika nang makitang nasa labas rin ng mall ang lalaki kasama pa ang isa pang lalaki. Huli na para umatras si Jaika o tumakbo dahil nakita na siya ni Ramon. Miss Jaika? Jaika, right? Glad to see you here. Wika ng binata at lumapit pa sa dalaga. Hi po, Sir Ramon. Anong ginagawa niyo dito? Well, may hinahanap lang ako for mom. Kaso hindi ko alam kung anong bibilhin ko kaya uuwi na lamang ako. Anong okasyon po ba? Baka makatulong ako. Well, it's her birthday. 60th birthday by the way. Masyadong maarte si mami pagdating sa regalo kaya hindi ko alam kung anong ibibigay ko. Oh, I think masaya na po siya kung bibigyan niyo siya ng bulaklak. Yung pwede pong itanim or itinanim na siya at aalagaan na lamang ng mami niyo. Talaga? You think so? Pero may ganyan ba dito? Yes po. Nasa 4th floor po ng mall na to. Mas maliit, mas mainam. Great. Pwede mo ba akong samahan sa taas? Kasi marami akong bitbit eh. Pwede ka tang ihatid sa inyo after this. Just help me with this plant, okay? Walang nagawa ang dalaga kundi ang tumango. Hindi niya alam, ngunit tingin niya ay malulungkot si Ramon kapag hindi niya ito pagbibigyan. Okay, pero wag mo na akong ihatid. Pwede naman ako mag-taxi after this.
Yes. Salamat, Miss Jaika. Tara na. Let's get your things at babalik lang kami sa taas. Utos ni Ramon sa kasama. Kinuha ng lalaki ang mga pinamili ni Jaika at sabay ang dalawa na pumasok muli sa loob ng mall. Magaan ang pakiramdam ni Jaika sa lalaki, lalo na at masyado itong madaldal. Nakikinig lamang ang dalaga habang si Ramon naman ay hindi na uubusan ng sasabihin. Hanggang sa narating nila ang fourth floor kung saan nakadisplay ang iba't ibang halaman, natiyak ni Jaika na magugustuhan ang nanay ni Ramon. I think your mom will love that flower. Maliit lang siya at madaling alagaan. Turo ni Jaika sa isang magandang halaman. Really? It's beautiful indeed. Miss, please hand me that cute flower. Kaagad namang tumalima ang sales lady at binigay kay Ramon ang bulaklak. Napapangiti na lamang si Jaika nang makita niya nagustuhan ito ng lalaki. What do you think? Tanong ni Jaika rito. I love it. Thanks a lot, Miss Jaika. Ngayon may regalo na ako sa nanay kong maselan. Walang anuman po. Jaika na lang po, sir. Huwag niyo na akong i-miss. Okay. So, paano? Tara na at babayaran ko na to at nang maihati na kita. Ay, huwag na si Ramon. Ito naman. Malaki ang binigay ninyong tip sa akin kanina kaya huwag niyo na akong ihatid. Salamat po. Oh, okay. Maybe I'll see you next week. No problem, sir. Alam niyo naman kung saan ako makikita. Napatawa na lamang ang lalaki at umalis na si Jaika. Napapangiti na lamang ang binata habang tinititigan ang nakatalikod na dalaga. Mabilis lumipas ang araw at nagbalik muli si Ramon sa lugar kung saan nagmamasahe si Jaika. Fully booked ang schedule ni Jaika sa araw na iyon, kaya naman ay hindi siya nakita ng binata. Bumalik muli kinabukasan si Ramon, ngunit bagsak ang balikat ng lalaki dahil may home service si Jaika at puno rin ang schedule nito sa buong araw. I suggest po na magpabook na lang po kayo sa ibang trabahante namin. Masyado talagang hectic ang schedule ni Jaika dito dahil isa siya sa magaling magmasahe. Pero sir, may available naman po kaming iba. No thank you. Gusto ko si Miss Jaika ang magmasahe sa akin. At pabor sa akin kung magbook na lang ako ahead of time. Okay po sir, walang problema. Agad tiningnan ng babae ang schedule ni Jaika at bigla itong nalungkot. Nagtataka naman si Ramon kaya nagtanong ito. May problema ba, miss? Sorry, sir. Pero puno pa ang schedule ni Jaika this week. Next week pa po siya available. On what day? Saturday po. Tumango naman ang binata. Matagal pa pala. Okay, I'll wait. Salamat ha. Home service pa lang gusto ko. Okay po. Pakilagay na lang po dito ang full name at address ninyo. Please include mobile number or telephone number para matawagan kayo kagad kapag papunta na si Jaika. Okay, no problem. But make sure na walang ibang makakaalam ng lugar ko. Tanging si Jaika lang ang pagbibigyan mo nito. At sana, dito siya maghihintay na masasakyan at may kukuha sa kanya sa araw ng Sabado. Yes, of course, sir. Makakaasa kayo. At sahod ni Jaika sa araw ng Sabado kaya dito muna iyon pupunta. Tumango na lamang si Ramon at agad ibinigay sa babae ang buong pangalan at lugar kung saan siya nakatira. Umalis rin kaagad si Ramon matapos magbayad at binigyan ng tip ang babae. Kinabukasan ay agad kinausap ng babae si Jaika at kilig na kilig pa ito. Jaika, guess what? Bumalik dito ang gwapo nating customer at nagbigay pa ng tip. Talaga? Sayang naman, di ko siya naabutan. Ano ka ba? Huwag kang manghinayang at next week makikita kayo. Ha? Ako nang hihinayang? Oo naman, sino ba ang hindi? Ang laki kaya kung magbigay ng tip ang gwapong yun. Sinabi mo pa girl. Anyway, Sabado next week ay pupunta ka sa kanila. Home service girl, kaya good luck. Sana all talaga ang beauty mo, Dai. Hinahanap-hanap. Nagulat naman ang dalaga at namula ang mukha.
Kinikilig siya sa naisip pero agad niya ring binura ang mga iyon. Mabuti ako massage therapist kaya hinahanap-hanap nila ako. Diyan ka na nga at marami pa akong trabaho. Go, go, go girl! Mabilis lang ang araw! Napailing na lamang si Shaika, ngunit kalaunan ay napangiti na rin. Kung hindi lang sana ako fully booked. Ay nako, hayaan na natin at mabilis lang naman ang araw. Makikita ko muli ang gwapo niyang mukha at nakakakilig niyang ngiti. Lihim na wika ng dalaga na tila kinikilig pa. Naging mabuti ang takbo ng araw ni Chayka hanggang sa sumapit ang Sabado at papunta na siya sa bahay ni Ramon. Ngunit bago pa man ang lahat, ay pumunta muna ang dalaga sa kanyang amo at kinuha ang sweldo. Maya-maya pa, hawak-hawak na ng dalaga ang kanyang cellphone kung saan naroon ang address at cellphone number ng lalaki. Sakay ng taxi, nagbahatid si Chayka sa address ni Ramon. Maya-maya lamang ay pumasok na sila sa isang subdivision kung saan hindi kita ang loob ng lugar. Grabe, subdivision ba to? Eh bakit parang walang bahay? Gulantang na wika ng dalaga. Manong, tama ba tong pinasok natin ng lugar? Oo, iha. Nasa unahan pa ang bahay ng mga Romualdez. Mansyon nga ito kung sabihin pero bahay lamang ito para sa mababait na pamilya. Kilala niyo po sila? Oo naman, iha. Sino bang hindi nakakakilala sa mga iyon? Isikat sila sa larangan ng negosyo at mabubuti rin ang puso ng buong pamilya. Hindi mo sila kilala? Hindi ka nanonood ng TV o nagbabasa ng magazine? Hindi po, Manong eh. Sorry po. Guilty ang dalaga sa oras na iyon. Wala siyang hilig sa balita at nakafocus lamang siya sa trabaho. Oh, malapit na tayo, iha. Ayun na ang mansyon nila. Kaagad sinundan ang tingin ng dalaga ang itinuro ng driver at nalula ang dalaga nang makita ang bahay. Malaki ang bahay o mansyon ni Ramon at nag-iisa lamang itong bahay sa buong lugar. Akala ko ba, Manong, subdivision to? Bakit bahay lang nila ang narito? Akala ko rin nung una, iha. Osha, maghanda ka at malapit na tayo. Umupo ng maayos si Chayka at huminga ng malalim. Salamat po, Manong. Saan ng dalaga nang huminto na sila sa harap ng mansyon? Walang anuman, iha. Bumaba ka na't huwag nang magbayad. Pinadala talaga ako ng apo ko para sa'yo. Napatulala pa ang dalaga bago lumabas ng taxi at agad itong umalis. Lumabas naman si Ramon upang sunduin si Chayka. Hey, mabutit nakarating ka. Ngiting wika ng binata. Yung driver kanina, apo ka raw niya? Tulalang tanong ni Chayka. Yes, siyang pinadala ko para kunin ka. Pero taxi? Oo, nakataxi kami. That old man, maybe nakipag-swap na naman yung nasasakyan sa mga taxi driver. Tara na sa taas, nais kang makilala ng mami. Ako? Teka, narito ako para imasahi ka, hindi para imit ang mami mo. Silly, nais niya lang magpasalamat sa iyo. Remember at the mall, tinulungan mo akong pumili ng regalo natin sa kanya. Nagustuhan niya ang halaman. At ngayon nga ay nasa sala ito naka-display. Let's go! Teka, si Ramon! Hindi na natapos ni Chayka ang sasabihin dahil nakita na niya ang isang magandang babae palapit sa kanila. Ramon, iho? Is this Chayka? Yes, ma'am. No other than. Oh my sweetheart, you're such an angel. I really love the flower you choose for me. Thank you, iha. So, nagmamasahe ka raw? Hello po. Opo, ma'am. Good. Ako muna ang imasahe mo bago ang anak ko, okay? I'll double the price. Si sir pa lang po ang nakabooking sa akin ngayon eh. Oh dear. Ako na ang bahala sa amo mo, okay? I can pay your whole day basta't dito ka lang sa aming dalawa ng anak ko today. Okay ba yun?
Tumango na lamang si Chayka at tipid na ngumiti. Great! Tara na sa loob. Iho, ako muna, okay? Saka ka na. Nagulat si Chayka nang hawakan ng babae ang kanyang kamay. Napatingin siya kay Ramon, ngunit ngumiti lamang ito. Nahihiyaman ang dalaga sa Donya, ngunit wala siyang magawa dahil ito ang kliyente niya sa araw na iyon. Pagpasok sa isang kwarto, ay agad nagsimula si Chayka. Nilagyan niya muna ng oil ang katawan ng Donya at saka ito sinimulang masahiin. Isang oras lang ay natapos na si Chayka at tulog na ang Donya. Napailing na lamang ang dalaga at ngumiti. Paglabas ng kwarto, ay nagulat si Chayka nang hilahin siya ni Ramon at pumasok sila sa isang kwarto. Teka lang sir, no need to hila-hila me at masakit ha. Saad ng dalaga at umandar na naman ang pagiging konyo nito kapag kinakabahan. Napatawa naman ang lalaki. Sorry, ayoko lang mapansin ni mami na wala ka na sa tabi niya. Mawawalan ka ng oras sa akin yan. Namula ang mukha ni Chayka at napatingin sa gilid ng kwarto. Kinakabahan siya sa oras na iyon, lalo pa, at sila lang dalawa sa isang kwarto. Okay, self, kalma. Sanay ka na sa ganito. Ngayon ka pa kinakabahan? My goodness, girl. Bulong ng isipan ni Chayka at tuwid na tumindig sa harap ng binata. Okay, sir. Let's start. Ngumiti naman ang lalaki at tumango. Yes, let's start. Sagot nito at bigla na lamang hinalikan sa labi ang dalaga. Gulat na gulat si Chayka na halos hindi siya makagalaw at nanlaki lamang ang dalawang mata. Nang maramdaman ang haplos ni Ramon, ay doon na natauhan ang dalaga. Malakas nitong tinabing ang katawan ng lalaki at lumayo. Sir, anong ginagawa mo? Hindi po ako gumagawa ng extra service at bawal po ito. Nagtaas ng kamay ang binata at napailing. I'm sorry. I couldn't stop myself. I really missed you. And I like you. Ano? Gusto niyo ako? Sino bang hindi magkakagusto sa iyo, Jaika? You're sweet, caring and bubbly. Bukod sa maganda ka, ang bait mo pa. Lahat na lang ng pangarap ko sa babae nasa iyo na, Jaika. I don't know pero na makita kita sa araw na iyon ay nagustuhan na kita. Pero sir, mali pa rin ang ginawa mo. Hinalikan mo ako kahit hindi mo ako kaano-ano. You have a kissable lips, Jaika. I'm so sorry. Magsimula na tayo. Tumalikod na ang lalaki at tanging pangitaas lamang ito ang hinubad. Humiga patalikod ang binata at nakadama naman ng panghihinayang ang dalaga. Walang imik na lumapit si Chayka sa binata at dahan-dahan na minasahe ito. Make it harder. Nagbayad ako sa iyo kaya ayusin mo ang trabaho mo. Malamig ng wika ng binata na ikinagulat ni Chayka. Yes, sir. Utal na sagot ni Chayka at para bang may bumara sa kanyang lalamunan na kung ano. Nanunupig ang mga mata ng dalaga at hindi niya maintindihan kung bakit siya naiiyak. Pikit ang mga mata ni Ramon kaya akala ni Chayka ay tulog ito. Huminga ng malalim si Chayka. Anong gagawin ko? Eh hindi niya hinubad ang pang-ibabang damit. Alangan naman gisingin ko ang bipolar na to. Baka naman mapagalitan ako nang wala sa oras kung magising ko siya. Ay naku, akala ko babae lang ang may mood swing, lalaki din pala. Nagalit kaya to sa akin kasi hindi ko siya hinalikan pabalik? Eh kasi naman Mr. Pogi, ginulat mo ako, hindi ako prepared. Bulong nito na naririnig naman ni Ramon. Napangiti si Ramon at agad bumuka ang dalawang mata. Mabilis itong lumingon kay Chayka at huli na ang lahat dahil naisakay na nito si Chayka sa ibabaw nito. Sir! Tanging nasabi ni Chayka at gulat na gulat sa kanilang posisyon. I'm not asking you an extra service, babe. But I will ask you if may nararamdaman ka rin sa akin. Kahit konti. Sir, anong pinagsasabi mo?
continue na natin ang masahe. Look at me, Jaika. Alam mong gusto kita. Gustong gusto kita. At wala akong pakialam kung hindi mo ako gustuhin ngayon. Gagawin ko pa rin ang lahat para magustuhan mo ako. Tuluyan ang bumigay si Jaika at tumitig ng seryoso sa mga mata ni Ramon. Sorry, Lord. Tao lang po ako. Nagkakagusto rin. Bahala na si Batman. Sa isip ni Jaika at kusang hinalikan ng binata, sa oras na iyon, si Ramon na naman ang nagulat. Nalaki ang mata nito at mabilis na pinatigil si Jaika. Why did you kiss me? Ibig bang sabihin nito ay gusto mo rin ako? May nararamdaman ka rin sa akin? I don't know, sir. Pero isa lang ang alam ko. Nais kitang halikan tulad ng ginawa mo kanina. Napangiti na lamang si Ramon at hinawakan ang batok ng dalaga. Nakapatong pa rin si Jaika sa ibabaw ng binata, kaya madali nitong nahahalikan ang binata. Maya-maya lamang ay nagulat na lamang si Jaika nang makitang parehas na silang hubad ni Ramon. Kinuha ni Ramon ang oil na dala ni Jaika at pinatakan ang buong katawan nito. Oh my, Ramon, anong ginagawa mo? Ako dapat ang nagmamasahe sa iyo at hindi ikaw. Nahihiyang wika ng dalaga. No, babe. Pagod ka na sa mami ko kanina kaya ako naman ang magmamasahe sa iyo para mawala ang pagod mo sa katawan. Napapikit na lamang ang dalaga nang sinimulan ni Ramon ang pagmasahe sa kanyang katawan. Unang minasahe ni Ramon ay ang dibdib ni Jaika kung saan nagbibigay sa dalaga ng kakaibang pakiramdam. You feel it, babe? Nararamdaman mo ba ang kakaibang nararamdaman ko tuwing ginagawa mo to sa akin? Bulong ng binata na ikinatango ng ulo ni Jaika. Napangiti naman si Ramon at bumaba ang haplos nito sa ibabang bahagi ng dalaga. Napasinghap si Jaika nang binuka ng lalaki ang kanyang dalawang paa at ramdam ni Jaika na pumupula na ang kanyang pisngi dahil sa hiya. Unti-unting tinago ni Jaika ang ibabang bahagi nang pinigilan ito ni Ramon. You like this, babe. I promise. Malambing na wika ng binata at walang pagdadalawang isip na minasahe ang masela na bahagi ng katawan ni Jaika. Hindi pamilyar sa dalaga ang kakaibang nararamdaman at ang tanging nagawa niya ay ang lumiyad at humalinghing dahil sa haplos ng lalaki. Maya-maya pa ay nasa mga paana ni Jaika ang binata at nakadama ng kaginhawaan si Jaika dahil sa mga masahe nito. Now it's your turn to make me happy, baby. Bulong ni Ramon kay Jaika at agad namang tumayo ang dalaga. Watch me, Ramon. Magsisisi ka at ginising mo ang natutulog kong katawan. Saad ni Jaika at walang pagdadalawang isip na sinubo ang armas ni Ramon. Napatirik na lamang ang mga mata ni Ramon dahil sa sarap na nararamdaman. Nagulat ang binata sa ginawa ni Jaika, ngunit wala siyang planong patigilin ito. Kahit ang dalaga ay nagtataka sa kanyang ginawa, ngunit hindi siya nagsisisi dahil kitang-kita niya ang reaksyon ng lalaki. Hindi na bago kay Jaika ang ganoong senaryo dahil mahilig siya manood sa mga palabas sa ibang bansa kung saan lantadan kung gawin ang ganoong bagay. Matapos magsawa si Jaika sa kakasupo, ay pumatong na ito sa binata. Is this your first time, babe? Tanong ni Ramon dito. Yeah, sorry pero sa palabas ko lang ito nakikita. It's okay. Much better kung ako ang nasa taas. Saad ni Ramon at ilang sandali lang ay si Jaika na ang nakahiga sa malambot na kama. Please open your heart for me, Jaika. Pagkatapos nito ay pananagutan kita. Saad pa muli ng binata. Tumango naman ang dalaga at ngumiti. Hindi mo pa man sinasabi ay nakabukas na ang puso ko para sa iyo, Ramon. Sa'yo lang ako naging ganito. Ikaw lang ang nagpapagising sa natutulog kong mundo.
Oh baby, I love you. Wika ni Ramon at tuluyan ng inangkin ang pagkababae ni Chayka. Napangiwi sa sakit na nararamdaman ng dalaga, ngunit hindi niya ito ininda. Nakatitig lamang siya sa binata at binabasa ang nasa mata nito. Kitang-kita ni Chayka ang pagnanais ng binata at nag-aapoy ang mga mata nito. Napapikit naman si Chayka nang tumulo ang kanyang luha. Hinalikan ni Ramon ang mga mata ng dalaga at mas lalong binilisan ang paggalaw sa ibabaw ni Chayka. Ilang saglit lamang ay napatirik na ang ulo at mata ng dalawa dahil sa sarap na nararamdaman. Mahal din kita, Ramon. Mahal na mahal. Bulong ni Chayka at pinikit ang dalawang mata. Gabi na nang nagising si Chayka at tulog naman ang kanyang katabi. Napangiti si Chayka at agad kinuha ang mga nakalatag na damit at agad nagpihis. Nasa labas na ng kwarto si Chayka nang makita nito ang matandang lalaki na naghatid sa kanya. Hello po, tawag ni Chayka dito. Oh iha, ikaw pala. Akala namin nakaalis ka na. Sorry po sir, pero hindi pa po eh. May taxi ka na ba? Dineposit na ng anak ko ang bayad niya sa'yo at naroon na rin ang tip mo. Gusto mo ihatid na kita? Maaari po ba? Kahit sa labas na lang ng gate ninyo sir, okay na ako. Aba, walang problema. Tara na sa labas at ihatid kita mismo sa inyo. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang marinig ang sagot ng Don. Hindi nakita ni Chayka ang ina ni Ramon, kaya lihim siyang nagpapasalamat. Wala pang mukhang maihaharap ang dalaga sa ginang, lalo pa at nahihiya siya dito. Ilang minuto lang ay nasa labas na ng mansyon si Chayka at agad sumakay sa sasakyan ng matanda. Sir, magtatanong lang po ako. Kaninong taxi yung ginamit natin kanina? Ah, yun ba? Binayaran ko ang may-ari nun. Baka kasi hindi ka sasakay kung malaman mong ang apo ko ang nagpasundo sa'yo. Kaya pala naroon na kayo sa shop namin paglabas ko. Salamat po ah. Nako, huwag kang magpasalamat iha at kita ko naman na tuwang-tuwa ang anak at apo ko sa'yo. You know what? I'm starting to like you para kay Ramon. Alam mo bang maselan sa babae ang batang iyon? Ewan ko at anong nakain at para bang in love sa iyo ngayon. Wala po akong pinakain sa kanya sir ah. Ay nakong bata ka, hindi iyon. Ang akin lang, biglang nagbago ang apo ko na makilala kanya. Hindi ka nawala sa bibig niya tuwing kumakain kami iha. Nakesyo sobrang bait at galing mo. At ang tulad mo ang nais niyang mapangasawa, alam mo ba yun? Napatulala na lamang si Chayka at lihim nang umiti. Iniisip ni Chayka ang binatang si Ramon at ang ginawa nila sa loob ng kwarto. Napapikit si Chayka dahil sa kilig na nararamdaman. Maya-maya pa ay narating na nila ang bahay ng dalaga at agad nagpaalam sa matanda. Sa gabing iyon ay hirap na makatulog si Chayka dahil iniisip niya si Ramon. Kaya naman kinabukasan ay maitim ang mata nito dahil kulang siya sa tulog. Pumasok sa trabaho si Chayka kahit para siyang zombie. Hindi napansin ng dalaga ang isang babae at isang lalaki na tila naghihintay sa kanya. Good morning, Auntie. Schedule ko po today? Tanong ni Chayka at humihikab pa. Napatawa naman ang babae at napailing. Wala kang schedule iha at tanggal ka na sa trabaho. Biglang nagising ang kaluluwa ni Chayka sa narinig at tumindig ng maayos. Po, Auntie, huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Alam mo naman na ito lamang ang bumubuhay sa akin. Aba, bata ka. Huwag kang magalit, uy. Tanggal ka na sa trabaho dahil hindi mo na kailangan magmasahin ng mga tao. Ang swerte mo nga eh. Baka nga ikaw pa ang imasahin ng boyfriend mo. Po, Auntie,
Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na natapos ni Chaika ang sasabihin dahil may bigla na lamang yumakap sa kanyang likuran. Gulat na gulat si Chaika at nang tingnan niya ito, ay nalaki kaagad ang kanyang mga mata. Ma'am? Ramon? Hi babe. Sinundo ka na namin ng mommy. Umalis ka kasi kagabi. Hindi mo tuloy narinig ang sinabi ng mommy. Huwi ka ni Ramon at nakatingin sa ina. Nakayaka pa rin ang donya sa likod ni Chaika, kaya nahihiya ang dalaga dito. Hello po ma'am. Mommy na lang iha. Wala akong anak na babae kaya pwede bang ikaw na lang? Aha, pero hindi mo ako pwedeng maging anak, ma'am. Oh, sige, manugang na lang. Mas bet ko yan. At huwag kang humindi dahil alam kong natulog ka kasama ang anak ko. Pananagutan ka namin sa ayaw at sa gusto mo. Bulong ng donya na ikinapula ng mukha ni Chaika. Okay, ma'am, that's enough. Tinakot mong mahal ko. Chaika, narito kami para sabihin sa iyo na hindi mo na kailangan magtrabaho dito. Remember what I told you? Tumango naman ang dalaga at tumingin sa kanyang amo. Malawak ang ngiti ng babae at tumango pa ito. Okay, saan ang punta ko nito? Sa mall tayo, anak. Magpapaganda pa tayo lalo at paghandaan natin ang kasalin niyo ni Ramon. Ramon anak, si Jaika na ang paborito ko at hindi na ikaw. Kaya bumalik ka na sa kumpanya at magmumoment muna kami ng soon-to-be manugang ko. Huwi ka ng donya na ikinailing ni Ramon. It's okay ma'am. Kailangan ko rin tapusin kaagad ang trabaho ko para tuloy-tuloy na ang kasal namin ni Jaika. Babe, kay mommy ka muna sumama. Tawagan mo ako kapag hindi mo nagustuhan ang gagawin ng mama ko, ha? Sige, ingat ka. Tanging na sabi ng dalaga dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Habang papunta sa mall, ay binalikan ni Chaika ang unang araw nila ni Ramon. Naging customer lamang niya ito at ngayon nga ay kasama na niya ang nanay nito papuntang mall. Madaldal ang ginang tulad ni Ramon, kaya napangiti na lamang ang dalaga dito. Maya-maya pa ay narating na nila ang lugar at agad silang inasikaso ng mga tauhan sa parlor. Masayang-masaya si Jaika dahil unang beses niyang maranasan ang ganun at kasama pa niya ang makulit na nanay ng minamahal. Buong araw silang naglibot at kung ano-ano pa ang binili ng donya para sa dalaga. Lumipas ang ilang buwan ay nalaman nila na nagbunga ang unang pangyayari ni Ramon at Chaika. Minadali nila ang paghahanda sa kasal, lalo na at lumalaki na ang tiyan ng babae. Hindi naman ito ikinahiya ng pamilya, ngunit nais nilang makasal muna ang dalawa bago ito manganak. Ilang buwang paghahanda ay ikinasal na si Ramon at Chaika. Tuwang-tuwa ang buong pamilya ni Ramon dahil hindi lang magandang babae ang napangasawa ng kanilang uniko iho, kundi isang mabait at mapagmahal pa ito sa lahat. Hindi maarte si Chaika at isa iyon sa nagustuhan ng pamilya. Isang buwan lamang ang lumipas matapos ang kasal. Isinilang ni Chaika ang kambal na anak nila ni Ramon. Isang magandang babae at isang ubod na gwapong lalaki. Swerte ito kung ituring ng pamilya ni Ramon dahil dalawang bata kaagad ang ibinigay sa kanila ng mag-asawa. Pinangalanan nilang Ramon II ang batang lalaki at Jaika Viniz ang batang babae. Parehas na nagtatrabaho sa kumpanya ang mag-asawa dahil nais ng ina ni Ramon na ito ang mag-aalaga sa mga bata kasama ang ama nito. Malusog pa naman ang lolo ni Ramon at kayang-kaya pa nitong mag-alaga ng dalawang bata. Si Ramon II at Jaika Viniz ang kauna-unahang apo ng pamilya, kaya naman ay labis nitong inaalagaan at minamahal. Nagpapasalamat naman si Ramon at Jaika sa taas dahil nakilala nila ang isa't isa. Hindi lubos maisip ni Jaika
na magbabago ang kanyang buhay na makilala ang kliyenteng si Ramon at ang mabait nitong pamilya. Hindi nagtagal ay nasundan muli ang kakambal dahil ito ang nais ng mag-asawa, ang magkaroon ng maraming anak, lalo pa at maliit lamang ang pamilya meron sila. Naging masaya ang takbo ng buhay ng mag-asawa kasama ang tatlong anak at magulang ni Ramon. Wala nang mahihiling pa si Chayka dahil lubos na siyang pinagpala sa pamilyang meron siya. The End. Dito na po nagtatapos sa magandang story na ito. Please don't forget to like, comment, and share. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa susunod na story ulit. Take care everyone! Hanggang sa susunod na story! Bye-bye!